Kung mapapansin yung mga sadik, sa mahilig sa mga camera, panalo to. Tingnan yung camera na ito, apat. 48 megapixel to mga sadik. Bari nagbibideo tayo. Tingnan yung stabilization na ito. Kung okay lang ba sa inyo. So what's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay i-review natin tong Redmi Note 9S. Kung sulit nga ba sa presyong ibinili ng kapatid ko. Shoutout nga pala sa kapatid ko kay Janine tsaka kay Yang. Sila po talaga may-ari nito. So hindi po tayo ni-sponsor ni Xiaomi para sa cellphone na to. Itong Redmi Note 9S is may dalawang kulay po. Meron dito ang tinatawag na ayan, Aurora Blue at saka Instellar Gray. So itong nabili ng cellphone na to is merong 6GB RAM at saka 128GB ROM. So mataas na yung specs na yon para sa mga gamers at sa mga mahilig mag-selfie-selfie dyan, punuin nyo ng punuin. Unbox na natin. Huwag na natin patagalin. Ito yung unbox natin is itong Aurora Blue. Tignan natin kung anong meron sa loob. Ayun! Siyempre, unang-unang bubungad itong white box. Ang nasa loob nito mga sadik ay yan, makikita nyo naman. May SIM card ejector. At meron ding free jelly case. Yan o. At saka siyempre walang kamatayang manual. Kailangan natin to pero hindi naman natin binabasa maigi. Sa loob naman na itong box ay meron ding charger. Yan. At USB Type-C. Yes, correct mga sadik. USB Type-C na siya. At next naman natin ay wala na pala. So, yun lang naman. Set aside natin. So, ito na yung unit. Yung Redmi Note 9S. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 720G. Yan. Meron 48 megapixel AI Squad camera. 16 megapixel in display sa front camera. Mataas na yun. At meron siyang 6.67 inches Full High Definition Plus Dot Display. Siyempre, kagandahan rin yung battery, mataas rin. 5,020 mAh, pwedeng-pwede sa mga mahilig mag-ML dyan. Oh, balatan, balatan, balatan. Okay. Oo. Yun o. Ito yung, Coral Blue. Coral Blue ba tawag dito? No? Ganda mga sadik. Oy, maganda siya mga sadik. Ayun. Tsaka tignan yung camera. Astig yung design. Pwede makipagsabay sa mga Huawei, sa iPhone. Sa mga design mga sadik ha. At yung price pala na ito mga sadik, nabili lang ng kapatid ko ng 10,700 plus. Parang mga ganon. Kung daw nagkakamali sa Lazada. So yung specs na ito, sulit na kasi kung ipagsasabay natin siya sa mga flagship gaya ng Samsung, sobrang mataas yung presyo. Pero dito, makukuha nyo na lahat yung gusto nyo makuha. Sa camera naman, tingin nyo naman, sa mga mahilig mag-selfie lord dyan, 48 megapixel, siguro sapat na sa mukha nyo to. Sapat na sa mga gustong mag-picture-picture dyan. Apat yung camera nyan. Sa gilid, yan, may volume rocker, up and down. Ito yung fingerprints scanner, nasa gilid, wala siya sa likod. So, iniba ni Xiaomi. Ito sa baba, meron siyang charger, yung sa headset, speaker, at sa taas, yun lang sa mga mic. Yung SIM card niya mga sadik ay dalawa. Pwede pa kayo magdagdag ng micro SD card. So, pwede nyo pang pataasin yung memory. So, testing na natin sa camera mga sadik. Let's go! So, ayun nga mga sadik, bali, ang gagawin natin ngayon is testing natin itong video. Magta-timelapse tayo kung okay ba to, kung okay ba yung image nito, yung quality ng video at saka yung sound. So, let's go. Yan. Bali, ang oras is alas 5. Ang oras ay alas 5 ng hapon. Tignan nyo kung gano'ng kalino mga sadik.
Ang bilis niya mag-autofocus. Autofocus tayo. Ayan o. Stick. So, yun ang mga sadik. Bari nag-video tayo. Tignan yung stabilization na ito. Kung okay lang ba sa inyo. Kung okay lang ba siyang pang-vlog. So, tinitesting natin ngayon yung stabilization na itong cellphone na to. Kung okay lang ba. Kasi yung ibang vlogger naghahanap ng magandang stabilize ng ano ng video nila. So, eto nagmumotor tayo. Tinatahak na ating yung daan. Basag pa yung bote. So, hanggang dito na lang muna mga sadik at balik tayo sa bahay. Peace. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.